Hello mga kababayan. So guys, nalaman ko na si Ate V pala o Vilma Santos, no? Ay katulad lang din ngayon, nasa ngayon ha, ng ibang politiko na kapit-tuko na sa pwesto ayaw nang bumitaw. So napag-aralan ko yung political career ni Ate V, no? Nagsimula siya 1998 bilang mayor ng Lipa. Nakumpleto niya guys yung tatlong termino ng pagka-mayor ng Lipa. Simula 1998 hanggang 2007. So, pagkatapos naman nun, tumakbo naman siya at naging governor siya ng Batangas, ika-22nd governor ng Batangas, simula 2007 hanggang 2016. Matapos nun, dahil syempre at nakumpleto niya yung tatlong termino, naging ano naman siya, congresswoman, no? Sa Batangas din. Magsimula ng 2016, no, matapos niya maging governor, wala siyang pahinga. 2016 hanggang 2022, congressman siya ng Batangas. So guys, ibig ko sabihin si Ate V, no, 24 years na sa public service. Tapos eto, sa 2025 election, no, midterm election, kakandidato na naman siya guys sa pagka-governor. Ang matindi pa, no, hindi na niya hinayaan na kumuha pa siya ng ibang katambal na pwedeng pumalit sa kanya bilang governor in the future. Alam naman natin na ang anak niya na si Luis Manzano o si Lucky, siya ang magiging vice governor ni Ate V o makakatambal ni Ate V. Tapos ang kanyang anak na si Ryan Christian, no? Anak nila ni Ralph Recto, siya naman magiging congressman ng Batangas if ever. Alam nyo guys, itong tatlo na to, may possibility na talagang manalo sila. Kasi mga sikat sila eh. Tapos si Ate V, no, ayaw na niya bitiwan yung power nila sa Batangas. At ayaw niya na manahin to ng iba. Ipamamana niya to sa mga anak niya. Kasi guys, biruin mo, no, hindi na siya kumuha ng iba pang tao. Para naman, halimbawa, merong... Kumbaga man magkaroon sila ng magkaibang opinion. Kasi pag ibang tao, kayo, maaaring magkasalungat ang opinion nyo, tapos mag-meet kayo halfway kung ano ba maganda, no? Eto sila lang mag-ine. Kumbaga walang mangyayaring brainstorming o kumbaga man parang hindi man brainstorming. Yung walang mangyayaring parang pagsalungat. Kasi mag-ina nga kayo, hindi kagaya nung magkaiba kayong tao, no? Yung opinion nyo, talagang magkakaiba talaga. Tapos doon mapipili pag decisionan niyo kung halimbawa iba ang vice mayor mo, vice governor mo, hindi yung anak mo, mapipili niyo nga yung best solution. Wala nang gustong papormahin pa si Ate V. Ibig sabihin, ganun na siya, naging sakim na rin siya o gahaman sa kapangyarihan. Kasi guys, mapapera na yung mga yan eh. Given na yan, mayaman na sila. Pero kumbaga man, yung kapangyarihan, ayaw nilang ibigay sa iba. Diba? Hindi na siya papayag na may makaporma pang iba. Kaya na niya ipamamana to, itong pagka-governor ng Batangas, ipamamana niya na to kay Lucky Manzano. So guys, ibig ko sabihin, nung naging mayor siya ng Lipa, naging governor naman siya ng Batangas, at 9 years yun. Ano pa ang kulang? Meron pa ba siyang di nagampanan? 9 years naman siya nanungkulan bilang governor. Tapos ngayon, tatakbo naman siya bilang governor. Ano pa ba yung hindi mo nagawa? May nakaligtaan ka ba? Hindi ba yan pwedeng isuggest na lang sa ibang tao na siyang halimbawa kakandidatong pagka-governor o yung present governor ngayon ng Batangas na si Governor Mandanas, di ba? So, hindi ba yan yung opinion mo? Hindi pwedeng masabi mo na lang? At baka sakaling i-consider naman nila, kailangan bang si Ate V talaga yung maupo bilang governor ulit? Diba? Aba, mahiya naman kayo kasi 24 years na siyang nasa public service. Kumbaga man inari na rin nila na kanila ang Batangas para mga rebilya, inari na nila na kanila ang Cavite. Parang inares din, inari na nila na kanila ang Rizal. Ano ba yan? Ang ibang tao gusto rin maglingkod, diba? So, masasabi ko lang, no? Sana itong mga taga-Batangas
Huwag kayong tumingin na porkit sikat si Ate V o si Lucky, diba? O kaya itong si Ryan Christian, eh, mga anak ni Ate V. Pagbigyan nyo naman yung iba nyong kapwa naman, Batanggenyo, no, na nandiyan dyan, pagbigyan nyo naman, paglingkuran kayo, na malaman nyo yung pagkakaiba. Ngayon, kung halimbawa, pinagbigyan nyo yung iba, nalaman nyo mas okay pa rin naman pala sila Ate V, saka nyo iboto ulit sa susunod na. Pero wag naman guys yung sila-sila na lang din ang naglingkod sa inyo. Sana mag-isip din itong mga Batanggenyo na to, no? Na meron ding iba pa na nangangarap ng maganda para sa Batangas. At sana nga, wag kayong yung porke kung sino sikat yun na iboboto nyo. So, masasabi ko, no? Masakit mang pakinggan, pero ito na rin ang katotohanan na naging swapang na rin sa kapangyarihan si Ate V. Kasi kung hindi, hindi niya gagawin yun eh. Mahihiya siya sa atin na sila-sila lang din pala. Anak niya, katandem niya. Tapos Congress, katandem niya bilang vice gov niya si Luis. Tapos congressman naman to si Ryan Christian. Ibig sabihin, kumbaga, talagang sinisigurado na nila na yung posisyon na yun eh sa kanila na rin. At baka maabutan na rin ng kanila pang ibang mga family members, no? Pag nagkaedad na rin, no? Eh baka maisalin pa nila yun. Kasi hindi imposible eh. Biruin mo si Ate B, kung sakaling may baby siya nung dati, ha? Nung 1998. Yun ay 24 years old na ngayon na eligible na para maglingkod na rin sa bayan. So, hindi imposible itong sinasabi ko, di ba? So, mamulat tayo guys na huwag silang lagi ang piliin. Mamili rin kayo ng ibang tao. Kasi may iba rin naman tao na may magandang pangarap sa mga bayan nyo. At sana piliin nyo rin ang iba. Bukod dito sa kila Vilma Santos, kila Luis Manzano, at saka itong kila itong si Ryan Christian. Personally, wala akong against sa kanila. Inaano ko lang kasi, sila-sila lang ba ang may pangarap na maganda at pwedeng maglingkod sa mga taong bayan ng Batangas? So, ayun lang guys, sinasabi ko na si Ate V ay naging swapang na rin sa kapangyarihan, no? At ayaw na niya ipamana ang pwesto niya o pagka-governor, no? Yung power sa ibang tao. So, ayun lang guys, dito na lang ako and blessings, everyone. Bye!